YouTube. Ngayon lagay ako ng mga kapata leaves sa aking mga guppy tank. Pero bago yan, guppy feeding muna tayo. Itong gamit ko ang powdered fish food. Okay. So, ito, samahan niyo ako. Ito yung powdered fish food ko. Okay, pakita ko muna sa inyo bago tayo feeding ng mga guppies ko. So, ayan. Powdered. So, maganda yan sa mga guppy kasi mas madali lang ito ng mga guppy no, kainin. So, ayan. Powdered. Maganda yan. So, yan lang yung mga pinapakain ko sa mga guppy ko. Wala na iba. Kundi ito lang ang powdered fish food. So, ito na. Magpakain na tayo. Ito lang, magpakain ng mga guppy. Ayan. Ayan. Yung mga silver tuxedo koi guppy ko. So, ito din. Ayan. Ganyan lang. So, ito yung firetail, Dumbo Air firetail guppy ko. Ayan. So, ayan lang. Ayan, so gusto nila kainin. Ayan. Ayan sila. Sa mga fry, maganda din yan sa mga fry. Later, pakita ko rin sa inyo, mag-feeding tayo ng mga fry. So, ayan. So, gusto nila kainin yung powdered fish food ko na yan. So, ito ulit. Kuha tayo ulit. Tiyan natin dito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, balik tayo dito. Ayan. Gustong gusto nila. Ayan. Ngayon, dito na naman tayo mag-feeding. Ayan. Daming mga guppy. Ito yung mga HB Redtail guppies ko. So, dito naman tayo mag-feeding. So, ito lang. Powdered fish food lang. Ayan. Ayan. Okay. Ito din. Ayan. Gusto nila yan. So, ang kagandahan nitong powdered fish food, hindi ito nag-amoy yung tubig, hindi nag-amoy. So, yan. I mean, hindi napapanis yung tubig sa powdered fish food na ito na ginagamit ko. So, ayan. Ayan, may mga fry na rin pala dito. Ayan, it's very deep. Ayan, may mga fry na. Ang dami rin fry. So, ayan. So, kailangan ito i-separate ang mga females sana dito. So later, separate ko to para mas madami ang fry na makalabas. So ito din. Ayan, ito mabuntis na rin. Ayan. Mabuntis na rin yan. Kailangan ko na rin yan i-separate sa isang tank. Ayan sila. At dito, ayan. Ayan, may mabuntis na rin dito. Dito naman yung mga molly ko, ayan, nag-antay na pakainin ko na sila. Ayan sila. Ito din mga ano ko, obi pickup na cichlid. Ayan, nag-antay na rin na pakainin na sila. Tapos ito yung mga guppies ko, ayan, nag-antay na rin. So dito cichlid ko at dito ang frontosa ko. Nilagyan ko ng mga guppy, yung mga frontosa. Kasi pag nanganak yung mga guppy, kinakain ng mga frontosa. Tuloy, yung mga guppy na yun, hindi na rin nila kinakain eh. Nasanay na rin sila sa mga guppy. Ayan, frontosa. Mga frontosa na to, kumakain talaga yan sila ng mga maliliit. Pero nasanay na sila dyan sa mga guppy. Hindi na nila kinakain. Nandiyan na rin sila. Ayan. So, pakainin rin natin yan. Mga... nag-antay na yan sila, no? Gutom na yan, nag-antay na.
So bago tayo magpatuloy sa pag-feed ng mga agapis ko, mayroon pala pa ipakita ako sa inyo. Ito yung tiger guppy ko na binibreed ko, na maganda ang kanyang design sa fins. So ito, ipakita ko sa inyo. So nandito, ayan. So nandito siya sa tank na yun. Ayan siya. So ayan siya. Ayan. Ayan ang currently dinidevelop ko na tiger guppy. Ayan. Ganda ng design ng fins niyan. Pabilog ang ano niya. Pabilog na pabilog talaga. Ayan. So ito, ito mga females, yan, mga ano niya rin yan, mga tiger guppies. So ito mga lahi niya rin, at ito din mga lahi niya rin, pero yan mga females yan. So females, so pair, yan. So kunin ko at tingnan natin, kita ko sa inyo. So ito yung pinaka maganda na dinidevelop ko ng guppy strain. Wait lang. So ayan siya. Nahuli ko na siya. Ayan. So yan ang dinidevelop ko na currently na guppy sa ngayon. Ayan. Ang ganda ng design niya sa fins. So tiger guppy yan. No? Tatak ano yan, POFH na tiger guppy yan. So yan ang pinapadami ko, at mayroon na rin ako mga fry na ganyan. So pakita ko rin yan sa inyo yan. So yan kaganda. So currently yan ang dinidevelop ko na guppy strain. Ito yung mga females, ang kanilang tail pattern medyo basag-basag pa, pero yan, dinedevelop ko rin na magkaroon niya ng mas maganda din na tail pattern katulad sa male. Pero yan sila, pag nanganak yan, ang tail pattern ng male maganda na rin. Yan, pakita ko sa inyo yung kanilang sample na anak ng mga ito. Yan, sa dito na tank yung anak nila, sa dito na tank. Yan. So ito mga males, nilagay ko dito mga males. Yan, kukuha tayo dyan mamaya, pakita ko sa inyo. At ito yung mga females. Yan, hiniwalay ko. Yan, mga virgin females yan. So yung male kanina na malaki, nilagay ko yan dyan para ma-enhance pa talaga yung design ng fins nila, ng caudal fin nila, na magiging mas maganda pa. So ito, kunin ko, pakita ko sa inyo. At ito na yung mga males. Yan. Kung mapansin nyo, hindi pa masyado maganda. Pero ito yan. Itong dalawa na to, yan. Yung tatlo, medyo maganda na yan. Tatlo. Pero itong isa na to, yan. Yung dalawa, medyo hindi pa masyado maganda. Pero since mga bata pa yan sila, mag-ano pa yan, magmo-morph pa yan yung kanilang design sa tail. So mas gaganda pa yan, yan ganyan, gaganda pa yan, magmo-morph pa yan kasi mga juveniles pa yan, maliliit pa yan. So may chance pa na ma-develop yan at magiging mas maganda. So tutok lang kayo dito sa channel ko para makita nyo yung development nitong mga tiger guppies na ito na years na dinedevelop ko. Ayan. So, yan, top view nila, magaganda na. Ayan. Magkamukha na sila sa tatay kanina. So, yan sila. Oh, medyo madilim. Pero yan, yung male, yan, magandang male. Medyo blue-blue na. Naka half black yung male. So ngayon, kainin sila natin ng powder fish food. Ayan. Kain kayo.
Ayan sila, ayan. So, ayan. First generation pala yan. So, hopefully sa second generation, mas maganda na yan. Actually, nang anak na yan sila dyan, kailang kinain yata nila. So, kailangan ko yan i-separate sa mga maliliit na breeding tank yung mga females para doon sila mga anak. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para man-notify kayo sa mga bagong videos ko. Hanggang sa muli, isa na namang magandang araw sa inyong lahat.